Kwentong ito ay tungkol sa isang pamilya na kung saan di mo maiiwasan na magkaroon ng di pagkakaunawahan. At lalong-lalo na magkaroon ng isang rebeldeng anak. Isang araw, sa kanilang probinsya, nandyan ang ama na si Archie, ang ate na si Kim, at ang kapatid niyang si Junella. Oh, mga anak, kumain na ba kayo? Opo, itay, kumain na ako. Kayo po. Wala akong ganong kumain. Oh, ba't ganyan na naman ang kapatid mo? Hayaan nyo na lang yun, tay. Hindi na kayo nasanay sa kanya. Matapos ang buong maghapon at nang umabot na ang gabi, wala pa rin ang bunsong anak na si Junella. Nasaan na ang kapatid mo? Mag-aalas 12 na, wala pa siya. Baka ano nang nangyari doon? Maraming pa naman NPA sa lugar natin ngayon. Ewan ko nga kung saan nagbunta yun eh. Di man nagsabi. Basta na lang umalis nang walang paalam. Pagkalipas ng 3 oras, dumating na rin si Junella. Hala ka! Hinahanap ka na ni tatay. Kanina ka pa niya hinihintay. Di mo ba alam na nag-aalala kami sa'yo? San ka na naman nang galing? Hindi yung ba alam kung anong oras na? Hindi yung ba alam ang pagrandam ng nag-aalala? Eh ano ngayon kung ngayon lang ako umuwi? Wala naman kayong pakialam kung ngayon lang ako umuwi, di ba? Wala kang galang. Hindi na pwede yung mga ginagawa mong yan. Titira na lang tayo sa bahay ng tita mo sa Maynila para maiwasan mo ang mga barkada mong yan. Pagkaraan ng ilang araw, nakalipat na rin sila sa bahay ng tita nila sa Maynila. Naku, parang lumala pa yata ang sitwasyon nila doon. Doon na rin nag-aral si Junella para makaiwas sa kanyang barkada sa probinsya. Habang nasa paaralan, Hi! Nakakainip naman sa school na to. Girl, bago ka ba dito? Kasi parang kaiba yung forma mo. Oo, bago pa lang ako dito. Ako pala si Ashley. Gusto mo bang sumama mamaya? Para naman hindi ka maboring dito. Tsaka, pakikilala kita sa iba ko pang mga kaibigan. Sige ba, pero sandali. Baka mapagalitan ako eh. Lalo na sa tatay ko. Hello! Tatanda mong yan, takot ka pa sa tatay mo? Hindi na uso yun dito. Saka, ngayon lang ako nag-iya at tatanggihan mo pa ako. Sige na nga! Guys, may bago tayong friend. Ako pala si Junella. Doon na nagsimula ang kanilang samahan. Natuto na siyang gumawa ng mga bagay na hindi naman niya dating ginagawa. Uy girl, sama ka sa amin mamaya. Gimmick tayo. Maraming gwapong boys tayong kasama. May pasok pa ako girl eh. Ano ka ba? Huwag ka nang pumasok. Bahala ka. Ikaw din. Di mo makikilala yung mga yun. Sige! 1, 2, 3, come on! Doon na siyang natutong uminom, gumimik at mag-latin classes. Di na malaya ni Junella na oras na pala. Late na naman siyang umuwi. Pagdating sa bahay, napapadalas yata ang pag-uwi mo ng 10 oras ng gabi ah. Wala! May ginawa lang kaming project! Magpapatuloy po ang ating kwento kalipas ang ilang paalala. Anak, ligo ka na. Tapos na po, mami. Yung assignments mo, tapos na ba? Tapos na po, mami. Ah, okay. Eh di magsasampay na ako.
Mami, dali! Bakit ba, anak? Basta, Mami! Tapos na, Mami! Lagi ni lang ang par sa anak na gusto maging bibo. Lucky me, lucky you, lucky me! Dito nagpapatuloy ang ating programa. Hindi alam ng kanyang ama na panay pagsisinungaling ng kanyang anak. Di niya alam, lalo pa siyang lumala dahil sa kanyang bad influence na barkada. Dumating ang araw na bigla na lamang sumakit ang kanyang tiyan. Minsan, may mga times na nagsusuka siya. Anong nangyari sa'yo? Ba't nagsusuka ka? Wala, napasobra lang kinain ko. Baka may sakit ka na. Patingin ka muna sa doktor, baka kung ano na yan. Sige, bukas papatingin ako sa doktor. Nagpatingin siya sa doktor at napag-alaman niyang buntis pala siya. Agad niyang pinuntahan ang kanyang barkada upang sabihin ang nalaman. Bad news! Nagpatingin ako kanina sa doktor. Buntis ako! Anong dapat kong gawin? Naku! Hindi kami kasali dyan. Gusto mo, palaglag mo na lang. Pero teka, paano naman nangyari yun? Paano ka nabuntis? Di ko na kasi mapigilan eh. Nalasing ako nun. Eh di sabihin mo na lang sa dad mo. Ngik! Hindi pwede! Papatay na ako nun. Paano na yan? Hindi alam ni Junella ang kanyang gagawin. Minabuti niyang wag munang ipaalam ito sa kanyang daddy. Napagpasyahan niyang umalis na muna sa kanila. Ate Kim, alis muna ako. Magbabokasyon muna ako. Huwag mong sasabihin kay daddy yo, ha? Bakit? Biglaan yata yan. Basta, saka ako na lang sasabihin. Huwag mo munang ipaalam kay daddy. Sige, ingat ka na lang. Pinuntahan ni Junella ang lalaking nakabuntis sa kanya. O bakit? Anong sadya mo? May dapat tayong pag-usapan. Ano yun? Biglaan naman yata yan. Didiretsahin na kita. Buntis ako! At ikaw ang ama! Hindi ko kayang panagutan yan. Nag-aaral pa ako. Marami pa akong pangarap sa buhay. Gusto mo, palagdag mo na lang yan. Dahil hindi ko pananagutan yan. Hindi alam ni Junel gawin. Napagdesisyonan niyang magtago muna. Hindi rin natiis ng kanyang ate na sabihin sa kanyang ama ang tungkol kay Junella. Hinanap ng ama ang kanyang anak na si Junella. Nilibot niya ang buong Maynila. Nahanap mo na ba si Junella, Tay? Hindi pa eh. Nilibot ko na ang buong Maynila pero hindi ko pa rin siya makita. Hindi ko na matik, Tay. Sasabihin ko na sa'yo. Ang totoo, huwag kang mabibigla. Buntis si Junella. Ano? Paano nangyari yun? Kala ko pa naman nag-aaral siya ng mabuti. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkasakit ang kanyang ama sa kakahanap sa kanya. Lumala ito at naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakarating kay Junella ang balita at napaiyak. Patawarin mo ko, Itay. Pinagsisisihin ko na ang lahat. Sana sinunod ko na lang iyong payo. Para hindi na nagkaganito ang buhay ko. Bakas kay Junella ang pagsisisi. Makalipas ang maraming taon, binago niya ang kanyang buhay. Tinama niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. At dyan po nagtatapos ang aming kwento.